So welcome back to our channel mga kalisto. Most common na tanong ng mga kalisto natin dyan, parehas ba ang mga 520 na sprocket? Parehas ba yan na basta 6 yung butas dito, 6 yung butas dyan, e pare-parehas yan? I-compare po natin. Since medyo na-injured po tayo sa DRT Bulacan, mag-unbox na lang tayo, sumagot na lang tayo sa mga question natin. Kung gusto nyong suportahan ang channel na ganito mga kalisto, sharing of secrets, ideas, knowledge, unboxing, review, trail, subscribe na kayo mga kalisto sa baba. Naghanap tayo ng sprocket na 6 holes and 520 gaya nito. 520 head to head comparison. Commonly naka 520 po yung CRF, XR200, KMX yan, mga 6 yan, YZ mga production 6 din po yung butas niyan. Compare natin pare-parehas ba yung mga yan. Let's find out. Stay tuned. Tingnan natin CRF 150. Yan. Ina-upgrade ng mga CRF yan. Although ang CRF po is 428 out of the box, 428 yung mga yan. Most common question, magkasing laki ba ang mga 51 tit na 520? Yes. Yeah, magkasing laki yan, oh. Oh, magkasing laki. Same lang, magkasing laki, magkasing bigat, basta 520. Pero kung 428, iba na po yun. Napakalayo na po ng 51-428 sa 520. So dito lang muna tayo mag-focus sa 520. Open natin. First, open natin tong CRF 150L. So yan. KSK po. Brand KSK. Kung gusto nyo umorder nito for assurance ng compatibility, meron po tayo nyan sa Shopee. Shopee Lazada, search nyo lang Listo Moto mga kalisto. Yeah. Whoop. Ito po ang CRF na 520 51 teeth. Yan, napakalaki po nito. Ayan o. So same lang, 6 na butas. Pag tinitignan mo sa picture, tinitignan mo sa mga motor na nakakabit, parehas na parehas sa XR200 at KMX. Open naman natin yung XR. XLR200 or XR200, same thing po yan. Oh, yan. XLR200 KSK. Available din po yan sa Shopee. Open natin, compare natin pinagkaiba nila. Waka! Yan. Parehas na parehas ang itsura, di ba? Pero, hindi mga kalisto. Yan po ang short na sagot. Hindi po sila parehas. Itong outside, outside diameter po, parehas. Ayan, same na same po yung ano nila, oh. Same na same po yung size nila. Ayan. So this is lighten. Masasabi mong lighten yung sprocket kung malalaki yung butas dito. Kung solid na bakal yan, hindi yun lighten. Sobrang bigat po nun. Ito, lighten to. Kaya magaan siya, oh. Tsaka matibay talaga siya. Yung unang pinagkaiba nila ng CR sa CRF against XR200, both Honda po yan. Ang unang pinagkaiba nila is yan, sa gitna. Mas malaki yung butas na ito versus dito sa CRF. Sa CRF to ha, para 100% accurate mga kalisto, gagamit tayo ng pinaka-advanced na panukat. Yan. Panukat ng pang Pinoy po, 100% accuracy. Yun ay dangkal. Dangkalin natin. O ganyan, ganyan ang CRF. Ang XR200 naman, naman yung XR200, tingnan natin. O ayan o, luwang o. O. So yan, napaka-accurate po nito mga kalisto. Nasa 12, nasa 125mm itong CRF. Yeah. Oh. 125. Sukatin natin yung XR200. Ayan, 130. Ayan. 130 ang sukat niya sa gitna. So malayo. Malayo po. Ayan. Mas malaki yung butas. And then pinapayat ni CRF. Pinapayat niya 'to. O ayan oh, may
may kayod dyan. Yan. Siyempre, hindi naman kasi ganun kahahaba yung stud bolt ng CRF. Kasi 428 talaga yan. Ginagawa lang nating mga Pinoy na 520. Alang-alang sa forma, mga kalisto. Yan. Gusto natin 520. So, yan. Kinocompare na natin. Yung XR, lubog lang. Yan. Sana nakikita. Kaso parang hindi. Ayan. Ayan. Wala siyang kanal dito. Itong CRF yan, may kanal. Ayan, may kanal. Oh. Second, yung mga butas niya. Hindi po yan tugma. Tignan nyo. Yung anim na butas. I-close look natin. I-macro shot natin para makita nyo yung tinutukoy ko, mga kalisto. Yung mga butas na anim na yan, hindi magkakatapat. Hindi sila magkatapat yung dalawa. So, malayong malayo. Pero yung laki niya, yung butas, yung laki ng butas, parehas, yung pagkakatapat lang ang iba. Pero tapat sila dito. Pero yung butas, o yan, malayo na. Malayo na. Huwag niyo pong ipilit. Huwag niyo na pong i-drill yan. Kasi lahat po ng butas niyan, eh, hindi na-swap. Ayan, o. Oh. Ayan, magkaiba po. Oh. Compatibility naman tayo dito sa CRF. So, ang compatible dito sa CRF, is Honda XR150. Honda XR125. Parehas yan dito. Yan. Parehas dito sa CRF 150L. Parehas. I don't know po ha, IDK, kung parehas yan sa Yamaha WR150. Hindi natin alam. Kung may kalisto tayo dyan na naka WR150, punta na kayo dito sa shop. Baklasin natin. Gusto mo, subukan natin to. Bibigyan kita ng discount. Big discount. Pag natuklasan natin yan, then share natin sa mga kalisto natin para makatipid sila. Second is XR200. Compatibility list. Napaka-common po. Lagi nilang sinasabi yung mga naka-KMX. KMX Kawasaki KMX 125. Lagi nilang sinasabi parehas daw sa XR200. Sa totoo lang po, hindi. Hindi po parehas ang XR200 sa Kawasaki KMX. Yung pong KMX, parehas po yung mga butas na maliliit. Parehas po yan sa KMX. Ang pinagkaiba po ng KMX na 520 is yung gitna. Yan. Mas malaki tong butas dito sa gitna. Unless, sirain mo yung hub mo. I-grinder mo yung hub mo. Tanggalin mo yung guide niya doon. May guide po kasi yun para mag-swak yung sprocket, which is wrong. Ito po dapat ang imo-modify nyo. Pwede nyo pong i-grinder or ipa-machine shop itong inner circle na to sa hub. Pwede nyo pong ipa-machine shop at ipabuka nyo based dun sa sukat nung sa hub ng KMX. So, meron din po tayo nyan. Ready-made na po. Pwede nyo orderin sa Shopee natin. Shopee Lazada. Yan, may butas dun sa gitna. Pang KMX talaga, swak na swak. Ito pa, compatible sa XR200. Amazingly, production po, YZ250. Parehas po sa XR200. Once again, kung merong kang WR155, sukat natin to, pwede. Share natin to, bigyan kitang discount. Tingnan natin kung anong swak sa WR155. So, yung mga 4-stud, ibang usapan na yon mga kalisto. Yung mga 4-stud, gaya ng KLX, XTC, DT4-stud. Yan, ibang usapan na po yan. Later on, gawa din tayo ng video kung ano yung magkakasukat. That's it, mga kalisto. Short video lang po ito. See you on the trail. Yup!